Nagkasagutan po sa programang Kapet Balita ang abogado ng whistleblower na si Ben Herluy at ang abogado ng pinaparatangan niyang si Janet Lim Napoles. Kaugnay yan sa umunay 10 billion peso pork barrel scam o paggasa sumuno ng mga mababatas ng kanilang priority development fund sa ilang peking NGO. Ang mainit na balita hatid ni Victoria Tulad. Kung meron kayong kaso tungkol sa pork barrel, tungkol sa scam, then mag-file din po kayo ng kaso. Hindi po napupunta kayo sa isang newspaper. Kung abogado ako, dapat po sa proper forum tayo mag-usap. Kami po ay sumasagot lamang sa... Di maiwasang magkairingan ng mga abogado ni Ben Herluy at Janet Lim Napoles na magkaharap sa programang Kape at Balita kanina. Muling pinabulaanan ng kampo ni Napoles na sila ang nasa likod ng mga peking NGO. Mariin po namin itinatanggi yan lahat. Ito po kasi ay ugat ng away ni Janet Lim Napoles at ni Ben Herluy. Ito po ay isang simple extortion case lamang na naging isang national issue kasi may mga idinawit ng mga pangalan. Pinabulaanan naman ni Attorney Baligod ang sinasabing kaso na extortion ni Attorney Rivera. Di umano'y humingi ako ng 5 milyon at tinanggihan nila at ang sumunod 38 milyon na tinanggihan nila. At doon sa sulat ni Janet Napoles kay Presidente ay humihingi daw ako ng 250 to 300 million. Mm-hmm. The allegation is not supported by human experience because tinangginahan na nga yung 5 million. Mm-hmm. Susunod na hihingi ka, mas malaki. Hindi ko pa narinig po yan na, kinikikilan kita, bigyan mo ako ng 250 to 300 million. Uh-uh. Walang eksaktong halaga. Ikaw ang pumili kung magkano ang ibibigay mo. Dagdag pa ni Baligod, kung kinikikilan daw nila si Napoles, bakit hindi siya nagsumbong sa mga otoridad? Alam mo, Panyero, pareho tayong abogado. At instead na manira kayo ng puri, sana mag-file na lang siya ng kaso for extortion against me. Sinasabi mo na kailangan mag-file ng kaso, yun po din yung sagot namin sa inyo. Handa naman daw harapin ni Napoles ang kasong isasampa laban sa kanya ng kampo ni Louie. Siya po ay wala namang kinakatakutan. Uh-huh. Kasi alam niya na nasa kanya ang katotohanan. May mga nagsasabi mga grupo, no? Na baka, lalo yung mga militanteng grupo, na baka daw lumabas siya ng bansa. Kung gusto niya lumabas ng bansa, matagal na sana. Kung gusto niya talaga. Uh-huh. Wala namang whole departure order, eh. Uh-huh. Sinagot naman ni Attorney Baligod ang isyong politika lang umano ang nasa likod ng pork barrel scam na ito. Malayo po masyado na yan na suspetya. Mm. Dahil wala po akong kinausap o sino man sa mga whistleblowers na mga politiko bago kami magsampa ng reklamo. Wala kayong connection sa politiko? Ay, wala po. Sa Malacanang, meron daw kayong malakas na kapit din sa Malacanang. Ay, wala po. Victoria Tulad, GMA News.